So, ngayon mag-open line tayo ng Globe at Home prepaid Wi-Fi. So, ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-fix yung error na ganito. Kasi dati, ang pag-open line, madali lang. So, login lang tayo. No, dati, kapag i-open line mo lang, punta ka dito sa device settings. Tapos, punta ka sa advanced settings. Pindot mo yung DHCP. Tapos, papalitan mo lang tong sa taas ng so, papalitan mo lang dati yan ng MCC. Yan, dati ganyan lang. No, kapag in-enter mo na yun ngayon, so walang changes. Yan yung i-fix natin. Kasi dati, dyan tayo nag-open line. So, ngayon, yun, tuturuan ko kayo kung paano yun. Paano ma-open line ngayon ang ating Globe at Home. Yan. So, unang gagawin nyo, punta kayong home. Yan. Punta kayong quick settings pala. Sorry. Punta kayo dito sa next nyo lang. Next. Yan. Pag nandito na kayo, no? Pag nandiyan na kayo, papalitan nyo ito. Dito dapat kayo sa configuration as follows. Tapos, palitan nyo itong quick settings ng palitan nyo itong hashtag quick settings na itong quick settings ng backup underscore data. No, so yan lang yung tatandaan nyo, no? Backup underscore data. Tapos, enter nyo lang. Ito yung lalabas. No? Yan. Kapag nandiyan na kayo, pundutin nyo yung export. Kung nakakita nyo, may lumabas na click to download. So, click nyo lang yan. Yan. No? So, kapag sa inyo, walang lalabas na to kasi may dinownload na akong una. So, yan. If existing complete, show download. Override tayo. Yan. Start download lang. Hintayin nyo maka-download. Pag na-download na, i-open nyo. Yan. Yan yung lalabas kapag in-open nyo na siya. So, huwag nyo munang intindihin. Punta lang kayo dun sa downloads. Ako kasi yung downloader ko is Internet Downloader Manager. So, yan. So, para ma-open nyo to, kailangan nyo to ng app na to. Ito, 7-Zip. So, da-download kayo nyan. No? 7-Zip. Para ma-download nyo yun. So, ay para ma-open yun. So, open na natin. So, yan. Para i-open to. Open archive. Yan. Right click. Open. Sige. Pindutin nyo lang natin. Next. Hanggang pumunta tayo dito sa TZ underscore NV show. And then, edit. Yun. Pag ito na yung lumabas, no? Punta tayo dito sa edit. Find. Yan. Tanggalin naman na natin yun. Type natin yung user. And then, find next. Yun. Ito yung tatanggalin natin. Tapos, pindutin nyo naman dito. Palitan nyo, ilagay nyo dyan, page. Find next. Ayan, tapos ito, tanggalin nyo rin to. So, cancel. Then, file. Save. Close. It's okay nyo lang yan. Tapos, close nyo rin to. Okay nyo rin yun. Close nyo na. So, dito na tayo bumalik. No? So, punta tayo dito.
Kung makita mo dapat dyan, browse yan. So ngayon change. Pero browse talaga dyan dapat nakalagay. So pindutin natin to. Kasi ito yung inedit natin. So open. And then update. So yan, hintayin lang natin mag-restart, no? Pati ito, mag-restart to. Yan, nag-restart na siya. Yan, hintayin lang natin. So ayan, okay lang natin para mag-login ulit tayo. So login. Type lang natin yung username. Login. So pag nagka-login na kayo, device settings, dyan punta tayo sa advanced settings. Yan, kung makikita nyo, nandito na yung lahat. Ayan na, oh. Di ba wala to kanina? Yan, nandito na rin yung MCC and or MNC locking. So, disable natin siya para ma-open line natin. And then, mag-a-add tayo. 51503. Kasi yan yung sa globe. I mean sa smart. Add lang natin. Delete na natin to mga wala naman yung hindi naman yung kailangan. Itira lang natin yung 51502 kasi sa globe and 51503 sa smart. So apply lang natin. Yes. Hintayin lang natin mag-restart. Yan. Lagyan ulit tayo. So, punta tayo sa device settings. Punta tayo sa advanced settings. So, ayan. Punta tayo dito. Ayan. So, ngayon, open line na yun. Yung router natin. And then, punta tayo sa band locking para pumili ng band kung aling band or frequency yung mas malakas sa atin. So, ayan. So for now, itatry ko sana na smart SIM kasi wala akong available na smart SIM para itry. Pero I'm 100% sure na open line na yung wifi natin. So yun lang, maraming salamat. Paki-subscribe na lang and paki-like ng video kung natulungan kayo. Salamat!